Hindi pa man naglalandfall, nagpabaha at nanira na ng mga bahay ang bagyong Ramon na magtatagal pa sa Philippine Area of Responsibility. Mahigit 100 pamilya na ang inilikas at mahigit 1,000 motorista at mga pasahero ang naperwisyo. Saksi, si JP Soriano. Malakas na ulang nagpalambot sa lupa sa gilid ng ilog ang kalaban ng mga taga-barangay Karanan, Pasakao, Camarines Sur. Kaya kahit anong pigil, bumigay ang isang barong-barong at tuluyang inanod sa ilog. Sinundan pa yan ng isang bahay. Ayon sa barangay officials, nasa 7 bahay ang gumuho, kabilang na ang tinitirhan ni Marlisa. Lahat na yan sa gilid na yan, naubos na, naanod lahat, buo pa yung bahay. Ang bilis po kasi malakas po ang agos ng tubig dyan, galing sa bukid, sa bundok. Nawalan man ang tirahan, pasalamat pa rin sila at walang nasaktan. Ang problema, meron pa rin mga residente rito sa lugar na ayaw pa rin lumikas. Ano naman po, sanay na naman po kasi kami kasi hindi na yan ano, hindi na aabot dito yung ano ng dagat. Inilipat sa katabing evacuation center ang mga lumikas kabilang ang mahigit 10 pamilyang nawalan ng tirahan. Ayon sa Cancer Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 137 na pamilya na ang nailikas mula sa Pasakao, Garchitorena at Karamoan bago pa ang mas malalang pagbaha at landslide. Ang ilang bahagi ng bayan ng San Fernando lubog din sa baha. Habang sa Tinambak, ilang bahay sa gilid ng kalsada ang nawasak matapos matabunan ng lupang gumuho mula sa bundok. Walang naiulat na nasawi o nasaktan. Sa bayan ng San Andres sa Catanduanes, baha rin ang bumulabog dahil pa rin sa ulang dala ng bagyong Ramon. At dahil din sa bagyo, mahigit 1,000 pasahero ang stranded sa Allenport sa Northern Samar. Sa Odyongan, Romblon, may mga motorista namang stranded dahil sa ulan. Bilang paghahanda sa malaking volume ng tubig mula sa mga watershed, nagpapalabas na ng tubig ang Magat Dam sa Isabela. Kailangan ito para matiyak ang hustong dami ng tubig sa dam. Dahil sa water release, pinag-iingat ang mga nakatira malapit sa Magat River. Sa Ballesteros, Cagayan, hindi na tinanggal ng mga nakatira malapit sa dagat ang tali sa kanilang bahay na noong 1 linggo pa nakakabit nang humagupit naman ang bagyong Kiel. Baka ililipad na yung ano yung bahay ko, yung ulo ng bahay mo, yung bahay ko. Kaya nagyang ng tali. Kasi gumagano yung pag nanon yung malakas na hangin. Ayun. Ayo. Mula sa Camarines Sur, JP Soriano, ang inyong saksi.